Pinaglabas na ng 2 PM bulletin yung PAGASA. Mm-hmm. Para lang sa update, posible pong maglandfall na ulit for the fifth time itong si Bagyong Paeng. Kaninang alauna ng hapon, nasa coastal waters o katubigan po ng San Juan, Batangas, itong bagyo dyan sa may Tayabas Bay. Napanatili po yung lakas ng hangin na 95 kilometers per hour and yung pagbugso 130 kilometers per hour. Kanina nasa 30 to 25 kilometers per hour yung pagkilos, pero ngayon nag-slow down ng bahagya. West-northwest yung direction niya, 15 kilometers per hour. And kita pa rin po natin sa ating satellite animation ngayon sa screen, halos buong Pilipinas po ang naapektuhan pa rin ng kaulapan. And yung mga kulay pula po dyan, matindi or malakas pa po yung mga pag-ulan. So concentrated sa may bahagi ng Southern Luzon, may Maropa and Western Visayas itong mga pag-ulan. Yung signal number 3 po natin, nakataas pa rin dito sa Calabarzon, tapos kasama po yung Metro Manila, Marinduque, itong northern parts po ng Oriental at Occidental Mindoro, Bataan, tsaka southern part ng Zambales. Signal number 2 naman po sa Pangasinan at ibang bahagi ng Central Luzon, dito po sa southeastern part ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, and malaking bahagi po ng Albay, maging sa Romblon, sa northern parts ng Antaclan at tsaka Antique, and sa ibang bahagi po ng Oriental at Occidental Mindoro. And signal number 1 naman po sa iba pang bahagi ng Northern Luzon, maliban sa Ilocos Norte, Apayao, and Cagayan. Number 1 din po sa Northern Palawan, kasama yung Calamian at Cuyo Islands. Ibang bahagi po ng Western Visayas, ito pang western part ng Negros Oriental at Cebu, some parts ng Bohol, Leyte Province, Biliran, Northern Samar, Samar Province, at malaking bahagi ng Eastern Samar. At ito pong mga pag-ulan, mamaya malalaman natin kung may bago ng heavy rainfall warning advisory yung PAGASA, kasi separate po of course yung mga babala sa pag-ulan at yung matinding hangin dala ng bagyo. Tito Ariel, reminder lang sa ating mga kapamilya, huwag bumase sa signal number din masyado, no? Tingnan lagi yung rainfall warning, dahil sa pagkakataong ito, tubig yung mukhang pinakamatinding hazard. Tama. And actually din, ipamatin natin dito sa may Luzon area, ito nga pong mga pag-ulan, dun sa Visayas, sobrang dami na binagsak na ulan and matindi yung mga pagbaha and landslides na nangyari dun. And may mga reports din na din po tayo sa ating mga kaibigan dito sa Calabarzon area na malakas nga yung mga pag-ulan. So more ulan ang kailangan bantayan than hangin.